What is up, guys? So, kung mapapansin ninyo, tayo papunta sa pagpasok ng bundok dito sa amin. Bali, naisipan ko lang ngayon na magbigay ng tips para dun sa mga baguhan. Ha? Baguhan, guys, kasi maraming mas magaling sa atin. Ang inaano lang natin yung mga baguhan na mag-ra-ride sa bundok. Ano nga ba yung mga dapat tandaan, mga ganyan? So, bali, bago yan, intro muna. Tara, let's go. Angkas. So, nandito tayo ngayon, paakyat sa bundok. Bibigay tayo ng mga tips para sa safe na pagra-ride sa bundok. Ano nga ba yung mga kailangan natin na tandaan dito? Siyempre, ang pinakamahalaga dyan, bago ka sumabak sa isang mahabang biyahe, siyempre, kailangan na lagi mo tatandaan na i-check lagi yung motor. Siyempre, mahirap naman na ilayo mo yan. Di ka pa nagme-maintenance ng maayos, di ba? Napakahirap nun. Kaya ang pinakamaganda dyan, bago ka bumiyahe, lalo na kung wala kang alam, idala mo na sa mga trusted na mekaniko mo. Tapos, doon mo ipacheck. Baka mamaya, kailangan na magpalit ng langis, gulong, yan, mga kadena. Siyempre, mahirap na magkaroon ng aberya sa ganitong bundok, guys. Kasi, kung mapapansin nyo, kapag kayo nasa kalagitnaan na kayo or kahit lagpas na, wala ka na mahihingan ng tulong. Puro bundok na mga pulisa pa makakausap mo dito. So, kailangan talaga, ready ka. So, para doon, kailangan mo magdala, guys, ng ganito. Ito yung panghangin, eh. Yung panghangin na isinasaksak sa battery, di ba, mahalaga. Tapos, kung tubeless yung tires mo, syempre, kailangan mo magdala ng ganito. Ito yung tinutusok, eh. Kahit sino kayang gawin, yung DIY lang na kapag ka na-flat ka, itutusok mo lang na ganun. Tapos, ayun, gagamitin mo na itong panghangin, okay na, di ba? Syempre, pangatlo, yung ating gasolina. Huwag ka magtatakbo ng alanganin, guys. Kasi kapag dito ka naubusan, malulungkot ka. Kahit gusto mo mang itulak, hindi mo magagawa kasi kung mapapansin mo to, taas-baba. Ewan ko lang sa mga ibang bundok. Pero dito kasi sa amin, taas-baba. So mapapagod ka. Kaya kailangan talaga, kapag ka makakakita ka ng gas station, lalo na kung bago pa lang, siguraduhin magkarga ka. I-full tank mo na, huwag mo nang tipirin. Napakahalaga nun, guys. Dahil kapag wala kang gasolina, walang takbo. Tulak meron, di ba? So, yun. Tapos, sa mga tricks naman sa tricks sa pag-ride, kasi yun lang naman yung mahalaga dun, eh. Baligulong, gasolina, yan. Kung naipacheck mo na maayos yan, gulong at gasolina lang yung mahalaga, di ba? Tatakbo yan. Kasi, pinacheck mo na nga sa mekaniko, di ba? So, ayun. Ang kasunod natin, guys, yung mga dapat tandaan sa pagra-rides. Eto, kung mapapansin nyo, kahit mabilis yung konti yung takbo mo, huwag naman yung sobra, yung kakayanan mo lang, tsaka huwag kang padadala dun sa mga kasamahan mo. Kasi kapag ka nagpadala ka sa mga kasamahan mo, mapapabilis ka. Maaring lumagpas ka dun sa kakayanan mo, di ba? Napakahirap nun. Kasi maari ka mag-overshot. Diba? So, huwag kang makikipagkarera, lalo na kung bago sa'yo yung bundok. Eto kasi, papasok pa lang tayo. So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung bakit, di ba? Bukod sa, pwede kang sumalpak sa mga sasakyan na padating. Syempre, yung mga malalaking sasakyan, matik, lumalagpas sa guhit yan, eh. Kaya kung hanggat maaari, guys, kung hindi mo kita yung kasalubong mo, huwag kang lalagpas. Ano lang, takbon chabi lang, yun ang pinakansip, lalo na kung bago sa iyo yung daan. Tayo, medyo nakakapagbilis tayo ng konti, kasi kahit papano, medyo kabisado natin itong kalsada. So, pwede kang tumakbo ng medyo maayos-ayos, di ba?
So ang kasunod niyan, guys, sa mga pataas tsaka pababa. Kasi dito sa bundok namin marami niyan. Kung napansin niyo kanina, nung unang takbo natin, merong kagad, 'di ba? May taas at baba. Lagi mong tatandaan, guys. Pwede kang pagkapataas, pwede mong i-accelerate nang medyo maganda-ganda. Pero kapag pababa, iiwasan mo 'yun. So bakit nga ba, 'di ba? Kasi kapag pataas, nagpreno ka, ano 'yan? Madali kang huminto. So okay na okay, 'di ba? Kaso lang kapag pababa ka, asahan mo, yung akala mo na kaya kang huminto, di ka hihinto. So iingatan mo 'yun. Yun ang pinakamahirap kasi, guys, eh. Kaya talagang ang pinakamahalaga dyan yung experience. Kaya kung makakasama ka, sumama ka lagi. Kasi wala namang mawawala, eh. Basta iwas lang yun sa totoong pagiging kamote. Tayo nagbibilis tayo, pero hindi masyado nangangamote, di ba? Kasi marami public road to, eh. Marami mga hindi inaasahan. Pwede nga, kasi dito may mga kabahayan pang konti. Sa mga ganito, maaaring may bata na tatakbo, ganun. Tapos mga hayop. Siyempre, kapag nabangga mo yun, kung maliit-liit yung motor mo, apektado ka. Pero kahit ganito siguro sa motor natin, sure yan. Maapektuhan ka rin kasi, lalo na kung aso. Ang pinakamahirap dyan, kung kambing o kalabaw, di ba? Malaki na yun. Napakahirap na yun. Ito yung sinasabi ko, guys. Kung mapapansin nyo, pag yung pababa tayo, hindi tayo masyado nagbibilis. Pero pag pataas, pwede mong ano yun siya. Pwede mo. Pwede mo siyang dinan. Pero ingat-ingat pa rin. Kasi kung mapapansin nyo, eto, may mga ginagawang kalsada. Siyempre, hindi naman sa tuwing babalik ka, pare-pareho siyan. Kung minsan, nung dating galing ka dito, wala yan. Tapos pagbalik mo, meron. Tapos mabubulaga ka, di ba? O, ito pa. Mga basa sa kalsada. Yan, maaaring dumalas ka dyan, guys. Kaya kailangan, takbo lang nang kaya mo pang kontrolin. Tapos, isa pang iingatan, guys. Etong mga nasa gilid-gilid ng kalsada. Papakita ko sa inyo. Wala pa, eh. Tingin-tingin tayo. Basta, i-explain ko na lang. Baka mamaya wala, eh. Ito yung sa mga ganitong liko, yung sa mga ganyan. Lalo na kung may buhangin sa gilid, eh, no? Pero konti kasi, eh. Yan. Kasi yung mga four wheels, kapag dumadaan yan sila, minsan nasasagasaan nila yung mga buhangin dyan, tapos napupunta sa gitna. So, napakadelikado para sa ating mga dalawang gulong na daanan yung ganun, lalo na kung wari babanking ka. Di ba? Napakahirap nun. Bigla ka nalang dudulas, so wala ka ng control. So yun yung mga iiwasan mo. Base yung mga sinasabi ko, guys, yun lang naman yung mga nakuha kong experience bukod doon sa matagal na natin pag-ride dito. Kaya kahit papaano, may na-share tayo na mga mahalaga, lalo na kung baguhan. Pero kung expert ka, baka mas marami pang alam, di ba? So, ang pinakamaganda dyan, i-comment nyo below para pare-pares tayo makatulong sa mga newbie, di ba? Op. Ayun, sinasabi ko, basa lang yun, ha? Nag-accelerate ako ng konti. Ano na? Dumulas na yung gulong natin sa likod. Medyo itatakulan natin ng maayos-ayos dito. Kasi na-miss ko rin to. Nitong mga nakaraang araw, medyo mataas ang tension dito sa lugar namin. Kasi meron nagkakaso ng COVID. Matagal na wala, tapos bigla nagkakaso ng COVID. So, di ko alam kung malalockdown kami o hindi. Kaya ito, sulit-sulitin natin. Di ko sure kung sa susunod, makakagawa pa tayo ng mga vlog na makakalabas tayo sa medyo malayo-layo. Kasi kung sasabi na lockdown, wala tayong magagawa, hindi tayo makakapag-vlog, di ba? Kasi ako naman,
ano lang, kung ano lang yung pwede, di naman natin pwedeng sasaway tayo, di ba? Kasi kaya dumadami yan, kasi maraming hindi sumusunod. Pero kung nasunod yung unang ganun, natapos na itong pandemya. pero wala tayong magagawa. Siyempre, iba-iba ang mga pangangailangan sa buhay ng bawat tao. Kaya, ang pinakamaganda talaga dyan, sa sarili na lang natin, tayo talaga yung mag-iingat. Maraming magagandang view dito, guys. Pero, may pinaplano ako dati. Kaso, isusurprise ko na lang sa inyo sa next na ride. Kasi, nakailang plano na eh. Nakailang plano na kami. Hindi talaga natutuloy. So, tingnan natin bukas kung gaganda yung panahon. Kasi kung mapapansin nyo, guys, hindi ako nakapag-vlog ng matagal. Kasi, napakatagal na ulan ng ulan dito sa amin. Wala naman akong magawa. Gusto rin kung lumabas. Napakaulan. Ayoko namang sakitin. Di ba? Nakakapagod. Hindi na ako sanay. Oo nga pala. Shoutout kay JB Moto. Etong gloves na ito eh, sa kanya ko binili, guys. Highly, ano siya, isinasuggest ko, napakamura ng gears niya. Mga riding gears. Kaya kung kulang pa kayo ng riding gears nyo, sigurado na napakamura dun sa kanya. Napaka-competitive ng price, guys. Tapos, quality-wise, oh, kung mapapansin nyo, napakaganda. Wala akong masabi. Ano siya? Nakakatuwa. Parang sarap nga bumili ng alam mo yung set-set. Pero tsaka na yun, medyo magastos din kasi. nakuha lang ako ng extra gloves kasi yung makapal kong gloves sa katagalan na hindi nagamit, yung leather niya nag-crack. So, ang ginagamit ko yung manipis. Tapos ito, nakakuha ko ng medyo mas malamig. Itong galing sa kanya, medyo malamig. Kaya, napakasarap na gamitin. Marami pang brand dun sa kanya eh. Pero nakakatuwa lang. So, shoutout sa iyo, Sir JB. So, medyo nakakalayo na tayo ah. Ayan oh. Ang daming ginagawang kalsada rito. Dati nung mga time na art trip pa kami eh. Ano to? Mas na-enjoy ko. Kaya kung minsan, parang nakakamiss yung mga lower CC. Kasi ito, halos hindi mo magalit yung makina. Ayan, ganyan lang. Relax na relax siya. Wala lang. Hindi lang siya... Ayan o, kung mapapansin nyo RPM ko, hindi lang nagagalit. Pero minsan, mabilis na tayo. Kaya minsan, nakakamiss yung maliit na CC eh. Di ko alam kung hanggang saan ko kayo igagala, guys. Kasi... tingin ko rin sa inyo eh, miss na rin makalabas. Lalo na yung iba na may mga kaso na marami, yung mahigpit. Parang ang sarap na gumala na, di ba? Tapos, di ka naman makalabas. Wala kang magawa. So, habang nakakalabas pa tayo, i-enjoy nyo lang panoorin yung video. Kasi kahit papano naman, may pagmamalaki ko rin yung mga magaganda lugar dito. Marami bang pwede puntahan, guys? Wala lang talagang pagkakataon. O kung mapapansin nyo, guys, yung sinasabi ko kanina, wag lalagpas sa linya. Pero tayo lumalagpas. Para sa akin naman kasi, depende yon. Kung kitang-kita mo naman yung kasalubong na wala namang ibang nadaan. Pero yellow lane yan eh, mali rin. Pero yung sa akin lang kasi wala naman masyado nadaan ngayon. Tapos hindi siya blind curve. Hindi ko sinasuggest, guys. Mali, pero para hindi ka masyadong lumikuliko na alam mo yon yung sobra kang maglilin kasi nga napakasimple nung kalsada, pwede mong diretsuhin pero pipiliin mo na ilikulikong gano'n, mas mahirap. Kaya ako depende, tapos ito pababa yan, ito sinasabi ko, basa kung wala tayo sa kompletong electronics niyan, napakadelikado. Oo nga pala. Nakalimutan ko, matagal lang ano dyan, may maraming umaagos sa tubig. Iiwasan nyo yun, guys. Napakadelikado, pwede kang mag-bentumbling dun. Tingnan natin.
Medyo hinihingal na tayo, guys. Napag-aalata ang walang exercise eh. Tingnan natin sa susunod na vlog, guys, kung mailalayo natin. Pero ang tinatarget ko talaga, yung maisama kayo dun sa isa sa mga napakagandang lugar na isisikret ko muna para sana panoorin nyo pa rin ako. Medyo natutuwa ako, guys, kasi kahit pa paano, dumadami na rin, dumadami yung viewers natin. So, medyo sisipagan natin dapat mag-upload eh. Ang problema lang, hindi naman basta-basta makalabas. So, nakakalabas ako kapag yung may bakante lang. Tapos, hindi ibinabawal sa amin. Ang kinaka-ano ko dito kapag ipinagbawal na. Kanina parang uulan kasi, guys, eh. Kaya nag-aalangan akong lumabas. Pero nung lumabas ako, medyo may sumisikat naman ng araw. So nakakatuwa na nakatakbo tayo ng hindi inuulan. Binabala ko nga kanina eh, normal na jacket na lang. Kaso nga lang, eh nandito tayo sa bundok. Ayun pa pala, guys, yung gears. Huwag niyong kalilimutan na magsuot ng proper gear, lalo na sa ganitong bundok. Kasi hindi mo alam mga pwede mangyari kahit saan, guys. Kung kayo mag-drive ng motor, lagi kayong mag-susuot ng mga proper gear. Kasi hindi mo alam kung anong pwede mangyari. Yung mga simpleng suot natin na yan, guys, maaaring iligtas ang buhay natin yan. Malaki ang chance na mailigtas ang buhay natin. Kaya ang pinakamaganda, guys, huwag niyong kalilimutan magsuot ng proper riding gears. So dito na lang muna, guys. Sa susunod na vlog, sana hindi pa rin ano, I mean, sana pwede pa rin kami makalabas kasi medyo nagkakaroon ng mga local transmission ng COVID dito sa lugar namin. So sana pwede pa rin na lumabas, di ba? Kasi gusto ko pa rin magbigay sa inyo ng content kasama tong motor natin. Kaya iniisip ko na sana mag-ano ko eh, mag-iipon ng mga videos. Kaso lang hindi ganun kadali eh. So hanggang dito na lang, guys. Di na natin pahabain to. Mag-play pa ako ng konting clips yun sa pauwi ko para mapanood nyo. Ay, oo nga pala. Yung kanina ko pa sinasabi, guys. Kasi dito sa lugar na to, kung mapapansin nyo, yung sa pag-iingat ng pagdadrive, merong mga bangin. Ito, mababaw to, guys. Pero doon sa mga ibang lugar, eh, sobrang dilim. Kaya di mo na makikita yung ilalim. Kaya kapag ka dyan ka lumagpas, di ka na mabubuhay kapag ka nahulog ka dyan. Kaya sa ganitong bundok, guys, lagi nyo tatandaan na ang pagdadrive nyo eh ayon lang sa kakayanan nyo. Tapos sobrang mag-ingat kasi isa lang ang buhay natin, di ba? Napakahalaga ng buhay natin. Kaya magsuot ng proper gear, sumunod sa ano, tapos sumunod sa mga batas trapiko. Wag kahit ganito, di ba? Kahit paano tayo nagbibilis tayo, pero hindi yung talagang tumatakbo tayo ng kamote. Yun sa lalo na to, kahit wala naman masyadong sasakyan dito sa amin, eh ano tayo, nagpapatakbo pa rin tayo ng hindi kabilisan. So yun lang naman ng sa akin, guys. Ito, mababa tong bangin na to. Meron dito na dati na nahulog na bus. Oh, no. Sa sobrang taas. Ewan kung ilang doon sa buong bus na yun, ilan lang yun nabuhay. So yun, lagi nyong tatandaan, guys, na mag-ingat at mag-drive ayon sa kakayanan ng inyong skills, di ba? So hanggang dito na lang, guys. Pe-play ko lang yung video habang konting pabalik ako. Tapos kung gusto niyong panoorin, eh okay lang, pero hindi na ako mag
sa salita. So parang enjoy nyo na lang na kaangkas ko kayo, di ba? Na nagda-drive tayo ng motor, magkaangkas. Ayan lang yung maipapa-experience ko sa inyo. Malapit na para kayong nagra-rides pa rin. Tapos after nun, magpapaalam na tayo. Tapos, uwian na. sige guys, hanggang dito na lang. Nasa sa inyo kung panunuri nyo. Bye! Peace!